Magandang araw, Pangasinan! Magandang araw, buong mundo! Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Ginunitan ng Region 1 Medical Center ang National Kidney Month sa pamamagitan ng pagsasagawa ng medical mission. Sa pakikipagtulungan sa National Kidney Transplant Institute at Department of Health, nabigyan ng urinalysis and blood sugar screening and consultation ang publiko. Gaya na lamang ni Jovelioso na nakatanggap ng libreng serbisyo. Para sigurado, kaya pumunta ako dito kasi pagkakataon na po ito, libre naman po. Maganda po kasi malaman mo kaagad yung resulta. Inibita rin ang mga estudyante at health workers ng Dagupan City sa Renal Health Promotion and Prevention Forum na may temang batong inaalagaan habang buhay nating kayamanan. Layunin itong paigtingin ang programang pangkalusugan ng syudad at bigyan ng sapat na impormasyon ang mamamayan hinggil sa renal disease. Patients that are suffering from kidney illnesses, they are indeed, this illness is indeed debilitating and very expensive to manage. Dagdag ni De Vera, mas mainam na maging maagap sa pagtukoy ng sakit. Pwede pa natin maiwasan ang magpakaroon ng kidney transplant because early prevention, early detection is better than a pound of cure. Maganda hospital natin, of course. Pero prevent pa rin po natin. Inikayat ng Civil Service Commission, Western Pangasinan, ang mga interesadong kumuha ng career service examination na magsumiti ng aplikasyon ng mas maaga sa deadline. Sa ikalawang beses na pagsasagawa ng paper and pencil test ngayong taon, itinakda ng CSC ang application period mula May 25 hanggang September 3. Ayon kay Senior Human Resource Specialist CSC Western Pangasinan Romel Rivera, ang pagsusulit ay nakaschedule sa October 18. Hindi kami obligado siguro na hintayin yung September 3 na cut-off kasi first come first serve basis kami. Ibig kong sabihin, kapag na-meet na namin yung quota namin, gaya ng masasabi siguro ng regional office na quota namin, okay, ito lang yung examinees ninyo, then pwede na namin i-cut, hindi na namin hihintayin yung September 3. Ang career service exam ay bukas sa mga aplikante na may 18 years old and above, Filipino citizen at hindi pa kumukuha ng CSE sa huling 3 buwan bago ang nakatakdang araw ng pagsusulit. Pag kayo ay meron na mga requirements, pwede nyo na pong puntahan ang opisina para makapag-apply. Maaari po nyong i-download yung aming application form sa aming website www.csc.gov.ph o maaari magsadya ng personal dito sa opisina. 500 pesos po ang ating application fee para po. Dahil sa new generation currency, nagbigay ng paalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko tungkol sa paggamit ng mga perang nagmula sa 1985 series. Kinabibilangan ito ng lumang 100 piso, lumang 50 pesos at lumang 20 pesos. Ang mga ito ay maaari na lamang gamitin hanggang December 31, 2015 dahil simula sa January 2016, wala nang halaga kahit na alinman dito. Hinihikayat din ng BSP ang lahat na gamitin ang bawat sentimo kaysa itago ang mga ito. Mas mainam na ipalit na lang sa perang papel ang mga ito o di kaya'y ipagkawang gawa. Napabilang ang Dagupan City sa mabibiyayaan ng mga karagdagang classroom at pagsasaayos sa mga lumang silid-aralan mula sa DepEd at sa mga private donors tulad ng Security Bank Foundation. Pumunta ko pera kay Secretary Luis Ro at siya po ay nagbigay ng 43 classrooms for our senior high school. Last week, nakatanggap kami ng syudad another 35 classroom for the senior high school. On top of the Security Bank, a corporate social responsibility of Bangko, 8 classrooms. Bangko, I think, is giving more than 40 classrooms. At ang ating local government allocated 12 million pesos for 9 classrooms for the program in arts schools. Isa sa mga unang napapansin sa kaanyuan ng tao ay ang kanyang buhok. Sa katunayan, inaayon ang ayos nito sa mood o sa mga aktibidades na gagawin. Sa init ng panahon at pabungso-bungsong pag-ulan, maliban sa paggamit ng shampoo at conditioner, narito ang ilang tips para mapanatiling malusog at maganda pa rin ang ating mga buhok. Dahil sa init ng araw, the more na nawawala yung moisture ng buhok, it tends to strip off yung natural oil ng hair, yung natural oil ng scalp,
So, kapag tag-araw, hanggat maaari, we less keep on shampooing the hair. Dapat yung ginagamit natin is at least sulfate-free. If it's tag-ulan, dapat more on moisture yung buhok. So, every time you do shampoo, just make sure na always put conditioner after the shampoo. Aside from conditioner and then over-the-counter treatments like yung mga mask or mga hot oils, you can use also leave-on product. Gaya nito, kakatapos lang mag-shampoo and then na-condition na yung hair. So, as much as possible, hindi natin iniiwan yung buhok na naka-leave lang siya na ganito. Lalo na sa mga students, madalas, kung kaya yung mga mommies, madalas na babadali sila, hindi na nila tinutuyo o hindi na nila sinusukla yung mga buhok nila before sila umalis ng bahay. So, never ever do that. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vance Padilla at ito ang Pangasinan Watch. Broadcasting from Pangasinan to the world.